Hi mga ka-attitude! Bagong tawag para sa mga ma-attitude dyan. Dahil ma-attitude ang lola mo, dapat kayo rin. Tara, samahan niyo ako a day in my life as a content moderator. Curious ba kayo kung ano yung content moderator? Well, in this video, you will know what it is. So ayun nga, kagigising ko lang at kailangan kong buksan yung PC. It's already 10:24 PM and yes po, Saturday ngayon. So ayun nga, madami pang etos na pipindutin bago ma-open ang tuluyan yun. And after ma-open ko yan, of course, kailangan kong magising-gising dahil kailangan mag-focus sa ating trabaho. Kaya nagtimpla lang ako ng kape at nagtinapay na rin. Since kumain naman ako kanina before ako matulog. So ayun nga, since it's already 10:50, kailangan ko na mag-start shift. Yes po, may attendance po tayo dyan. Kailangan hindi mag-late. At ayan nga po pala yung mga teammates ko. And kasama na din yung team leader namin. At habang naghihintay before mag-11, kailangan ay ayusin ang sarili. Sorry. Bakit? Magulo ka ba? Sure. So ayun nga, ayos lang para pag nagpa-open ng camera yung team leader namin, pag may meeting ay hindi ko na kailangan tumayo pa para mag-ayos-ayos. Ano nga ba ang ginagawa ng content moderator? Well, as a content moderator po, kami yung nag-a-approve and reject ng comment. I-approve namin siya if tingin namin ay okay lang siya i-publish online or yung walang masama dun sa kinoment nila. And i-re-reject siya if masyado ng masakit or masyado ng mapagparinig, ganon. Meron ng inaapakang ibang tao. And i-re-reject siya para ma-prevent na ma-post online. And yung company namin is an international company. That's why kailangan namin maging familiar sa mga balita at sa mga sikat na tao doon sa ibang bansa. And kailangan din namin maging familiar if yung salitaan nila or yung mga comments nila ay normal lang sabihin doon sa country nila. Let's say for example, yung stupid. Dito sa atin, if yung word na stupid is parang medyo mabigat na, pero dun sa kanila, normal lang na sinasabi yun. Kaya, ia-allow pa yung word na yun. O yung mga comments na merong ganong salita. Depende pa rin dun sa whole context or dun sa whole comment. And, ano pa ba ginagawa namin? Ayan nga, approve and reject. And if rejected pala, kailangan ay ma-identify namin kung saang abuse siya magfo-fall. Yes po, merong different abuses na ibinigay sa amin yung company na kailangan familiar din kami para ma-identify namin yung comment na yun. Or kung saang abuse magfo-fall yung comment na yun. And ang tanong is, mahirap ba? Well, para sa akin, mas madali siya compare sa voiced account. Yung voiced account po ay doon meron kang kausap na client and kailangan mo i-address yung queries nila. Dito sa amin kasi back office kami we're in and non-voice siya kasi hindi namin kailangan kumausap ng client. Mas madali siya compare sa voiced account pero hindi ko kayang sabihin na sobrang dali. Kasi kailangan marami kang alam about sa ibang bansa, sa mga tao, sa mga balita doon. Kailangan laging updated ka. And mahirap siya kasi masakit sa mata, sa likod, masakit din sa utak. Kasi yung mga comments minsan hindi namin alam or hindi ko alam if saan siya magfo-fall, if masyado pa ba siyang opinionated or meron na siyang abuse na kalalagyan, ganun. Kaya mahirap din siya, hindi siya petics and meron ding quota na kailangan i-reach.
kailangan namin ma-reach yung at least 600 comments sa isang araw. Pumapasok kami ng 9 hours, 1 hour lunch, 15 minutes break, first break and second break, 15-15, so 30. And take note, per week ay merong i-audit na 100 comments or i-check nung quality analyst. At sa 100 comments na yan, kailangan not more than 5 comments yung mali mo. Ay, nakaka-pressure lang na pagka-open mo ng email mo, meron kang markdown. Yan, kaya kailangan pag-isipang mabuti kung kailangan i-reject or i-approve yung comment na yun and saan abuse magpo-fall. So, yun yung ginagawa namin as content or ginagawa ko as content moderator. Noong una, akala ko lang talaga ay approve and reject, pero meron pa palang abuse na kailangan intindihin. My God, kasi. Kung alam ko lang, dapat hindi na ako tumuloy. Char. Kailangan natin magtrabaho dahil mahirap lang tayo. So, ayun nga, after 2 hours, ayan na, nabago na ang itsura mo. Nabago na ang itsura ko dahil inaantok na ako sa part na to. Pero kailangan focus pa rin tayo sa goal. Kaya, sige lang, Jen. Tuloy mo lang yung pagbabasa ng comments. Basa-basa, intindi, and then approve. Puro approve lang, char. Lagot ka. Naisip ko din, mas maganda yung sa site mismo kasi doon meron kang kakwentuhang teammates, office mates, ganun. Sa bahay kasi, sobrang nakakaakit yung higa. Boring kasi pagka wala kang kakwentuhan, kaya aantokin ka, syempre. Ayun nga, kama-moderate ko, it's already 1:12:59, ako nag-alarm para i-refresh ko na yung website kung saan nag-a-attendance kami. Yes, bawal po malate ng attendance, kaya kailangan before 1 ay okay na. At dahil break naman, ay kumuha lang ako ng pagkain at humarap na rin sa computer para mag-moderate. Pwede naman daw yun, sabi ng TL namin, kaya G lang. Kain-kain lang habang nagmo-moderate para hindi rin antukin. Pero minsan kahit kumain ka, hindi naman effective. Napampagising. Gusto ko sana i-share paano mag-moderate, pero pinagbawalan kasi kami, kaya kailangan natin sumunod, syempre. At ayun nga, since break pa rin, pwede naman mag-cellphone, lalo pag inaantok na. Tapos, syempre, manood ng chismis online. Sino po walang link, sisendan ko kayo. Char. Pwede ka naman magpahinga as long as ma-hit mo yung quota natin for today. So, ayun, nag-moderate lang ako for another 2 hours. And then 2:59, nag-alarm ulit ako para ma-refresh ko yung website kung saan nag-a-attendance kami. And at 3 a.m., nagtagal ako ng lunch. And sa lunch na yon, kailangan nating matulog, kaya ayun, natulog lang ako. At syempre, pagkagising, hindi naman mulat na mulat na agad ang mata. Kailangan pa nating magmuni-muni, medyo matulog, ganun. Kaya pagka attendance ko, dumukdok lang ako sa lamesa. Nagpatanggal ba ng antok or nagpapaantok ulit? Ayun, and ang ginawa ko para medyo magising naman, nagtimpla lang ako ng kape, and then ayun, humarap na ulit sa computer para mag moderate syempre. Walang katapos ang moderation ng mga ating kape-kape habang nagmo-moderate. Meron ng one time na over lunch ako. And buti na lang 20 minutes yata yun. Pero bawal talaga. Bawal sa sweldo ata yun. Hindi ko sure. Pero hindi naman nabawasan yung sweldo ko.
Hanggat di nababawasan ang sweldo, G lang. Overlunch tayo. At dahil nga wala akong kakwentuhan, syempre, inaakit ako ng higaan sa tabi ko. Ang shift ko nga pala ay from 11 p.m. to 8 a.m. kaya graveyard shift and sobrang nakakaantok. Work from home ako kaya ayun, walang mga kakwentuhan. Meron naman si Chelsea at si Ate Kams. Kasama ko sila and friend ko din, taga dito din sa San Ildefonso, and sila yung madalas kong kakwentuhan sa gymit. Pero ngayon, sadyang tahimik sila and tahimik din ako. Kaya ayun, super nakakaantok. Obvious naman. Apurahikab ko pang ilan na ba yan? Ayan, halatang tamad na siya. Kaya kinuha ng naang mouse at ilagay sa punan. My God, Jenny Lynn, ha? Sa araw-araw na buhay, ganyan ang trabaho ko. And mapapasabi ka na lang talaga ng gusto ko nang bumita, ngunit ayaw pa na puso. Gusto ko nang bumita, may pag-asa pa siguro. Kala ba ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko na matulog, pero hindi pwede dahil mahaba pang oras. At meron tayong motivation, and that is sweldo na next week. Tagal naman ng next week. Kaya ayun, hanggang sa cellphone, nahiga lang ako. And syempre, hindi pa rin maaalis yung antok ko, kaya kailangan ko ng something. Kaya nagtimpla lang ako at para naman mainitan yung chan ko and medyo magising-gising. Tapos dinala ko lang yan sa kwarto ko and then tinuloy ko na yung pagmamoderate. Kasi kailangan makakota and ayun nga, moderate lang habang nagkakape. And then around 7 a.m. tinignan ko yung ano, bastayaan. And nakita ko naman na nakakota na ako. Kaya, ayan, masaya na naman. Kumain na rin ako kasi sabi ko nga sa inyo, pwede naman magpahinga as long as nakakuwata ka na. At dahil kuwata na ako, kumain na muna ako. Gatas ng kalabaw ang aking ulam and nilagyan ko lang siya ng sugar. Yung iba asin yung nilalagay pero ako mas gusto ko yung sugar than salt. Ayan, lamaman-lamon lang ako. At syempre, pagkatapos ko kumain, nag-moderate na ulit ako kasi hindi naman ako pwedeng tumambay hanggang 8 a.m. So, ganyan lang ginagawa ko. Gigising ako ng 10 or 10:20 p.m. and then kakain. Tapos, magmamoderate, magbe-break, magmamoderate, magla-lunch. Sa lunch ko, natutulog lang ako. And then, after ko matulog, kakain ganun. Kakain habang nagmo-moderate and then break uli and then moderate, approve and reject ng comment. And then after shift, magluluto lang, urong walis. And then 10 a.m, matutulog na ako and then 1 p.m, magigising ako kasi wala lang. Magigising lang ako tapos pahinga, maliligo and then magluluto ng dinner, tapos 7 p.m. or 7 p.m. or 8 p.m. matutulog ulit ako, then gigising ng 10 and then magtatrabaho na. Ulit na naman. Ayun, ganun lang yung nangyayari sa araw-araw. Tapos rest day ko ng Tuesday and Wednesday. Tuesday, tulog ako sa umaga. And then Wednesday and Thursday lang yung parang free ako ng araw, ganun. Tapos laba at linis ng bahay naman. Kaya sa mga nag-aaral dyan, ay nako, wag na kayo magtapos. Charot.
Mas nakakapagod pala sa trabaho kaysa mag-aral. Ngayon ko lang na-realize. Ba't kaya ganun na, no? Yung energy ang taas pag mag-end shift na. Pero pag during shift, sobrang nakakaantok. At dahil tapos na ako magkwento, let's end this video. Kaya mga ka-attitude, don't forget to like, share, subscribe, comment, and do hit the notification bell for you to be updated on the next videos. Babush!